Si Mister, sumakabilang bahay na raw. Kaya naman si Mrs. inilive sell ang mamahalin niyang mga gamit. Parang kayong naka-jackpot dito kasi parang isang beses lang nasuot. Lumuwa ang mga mata ng viewers sa live selling na ito kamakailan. Ang mga mamahalin at branded kasi na pre-loved items o mga second-hand gaya ng sapatos at damit, bagsak presyo na ibinenta. Limited edition, start tayo sa bidding na 200 pesos. Gaya ng polo shirt na ito na nasa 6 to 8,000 pesos ang original price. Pero ang starting bid, 200 pesos lang. Grabe naman, pinag-agaway. Ganda naman kasi talaga nito, limited edition yung design niya. Sold po to ng 5,000. Ang sapatos namang ito na nasa 25,000 ang presyo na mine sa halagang 16,100 pesos. So, thank you po sir sa inyo na to. Pero si sis na online seller, meron palang hugot. Ang kanya kasing mga inila live selling, mga gamit ng kanyang karelasyon na anya, sumakabilang bahay na. The first asawang sumakabilang bahay live selling in the Philippines. Sa mga friends ng ex-asawa ko, ayahin niyo siyang manood dito. Ito sobrang tino pa ng mga item na to. Yung may-ari lang hindi matino. Kaway-kaway sa ex-husband ko, ito yung mga damit mong mahal-mahal mo. Char! Siya ang negosyante at ngayon single mom na si Jamil. Ilan days na po ako yung depressed nga po. Bigla ko na lang naisip na ibenta kaya natin tong mga gamit ng asawa ko. Pag nakikita ko, naalala ko yung mga bad memories. Kesa naman itapon, at least di ba po, makakatulong pa sa mga anak ko. Maganda kasi, tapos hirap din humanap nung gano'n na sapatos. Ito, mukhang di kakasya eh. So, bigay ko na lang muna sa kinakapatid ko. Eh, syempre, swerte. Feeling ko magkaka-girlfriend ako dito eh. Baka mami, may sumpato ng pagiging babaero at manlulok. Be prepared. Pakidisinfect maigi, baka mahawa kayo ng kate ng asawa ko. Painsensuhan mo. Pag daw sinuot mo to, habulin ka na ng cheeks. Busin na lahat ng basura na to. Isa sa naengganyong bumili, si Christina. Naka-relate daw kasi siya sa pinagdaanan ni Jamil. Last 2018 nung mahiwalay ako. Kaya din sinusuportahan ko siya kasi nararamdaman ko yung nararamdaman niya. Isang taon daw naging magkarelasyon si Jamil at ang kanyang ex na itago natin sa pangalang Philip. Bago sila nagdesisyong magsama, nagkaroon sila ng tatlong anak. Pero kalaunan, ang kanilang matamis na pagsasama, unti-unti raw, tumabang! Aayain ko po kumain, ayaw niya kumain. Yung yayakapin ko po siya, sasagutin po niya ako na, bakit ba? Walang ka-concern-concern. Pinaparamdam niya po sa akin na hindi na niya ako mahal. Kasi hindi naman marunong magmahal yung may-ari nito eh. Noon pa man, hilig na raw ni Philip ang pagbili ng branded na mga gamit. Sasabihin pa niya yung labandera namin, oh, wag mong kukusitin yan. Pag sinampay mo, dapat straight lang. Hanggang sa hindi lang daw pagsa-shopping ang pinagkaabalahan nito. Ako po kasi parang nagtatanga-tangaan pa rin po siguro ako kasi mahal ko po eh. Nag-message po sa akin yung babae na sigilan ko na yung asawa ko. Siya pa po yung may guts na magsabi, galit na galit po ako. Anong klaseng babae ka? Homewrecker ka? May anak ka din. Hanggang madalas na raw silang magtalo. At nitong March 20, ang pag-aaway nila na i-record pa ng CCTV camera. Sa video, makikitang nakaupo sa sofa si Jamil at si Philip. Hanggang si Philip, tila hindi nakapagpigil ng hinampas ang nakasabit nilang painting sa lamesa. Sunod na tinapit niya ang kamay ni Jamil. Iyak po ako ng iyak. Ayusin natin yung pamilya natin. Sabi niya, hayaan mo na kasi ako. Hindi na ako masaya. Nakadurog ng puso ko. Na pati yung mga anak mo, hindi mo na iniisip. Hanggat maaari, isinasalba ko yung family ko at lalo na yung anak po namin bunso. Sa picture, parang ang sese namin pero hindi nila alam. Sira na pala yung family namin. Saan ba ako nagkulang? Ayan guys, kita nyo naman, bagong-bago pa yung itsura niya. Sa puntong yon, naisipan ni Jamil na ibenta na lang ang mga naiwang gamit ng kanyang ex. Nalaman nga daw po nung asawa ko. Galit na galit daw po. Pinagmumumura daw po ako. Meron na nagbid ng 3,000. Ang nalikom niya sa kanyang live selling, umabot ng 200,000 pesos. Sinisipin lang po siya para sa tatlong bata. Totoo nga, may pera sa basura, di ba? Nitong Lunes, si Jamil naghalungkat ulit ng iba pang gamit ng kanyang ex, gaya ng cap at chinelas, para kanya uling ila-live sell. Tag niyo na yung mga mister niyong manloloko! O kaya tag niyo na yung mga boyfriend niyong walang kakontentuhan! Kwento
kwento ni Jamil, bago raw ang huli nilang away ni Philip, 3 beses na raw talaga niya itong nahuli di manong ng bababae. Umabot pa nga raw sa puntong nagpang-abot pa sila. Sabi ko, bumaba kayo dyan. Takot na takot po yung babae. Pinagpupokpo ko na po ng kung ano-ano yung sasakyan. Kasi babasagin ko po talaga yung salamin eh. Yuyupiin ko po yung... Saan na lang siya naman po mga ka? Pinaghampas ko po siya ng chinelas ko. Yun po yung way ng babae. Tumakas po siya. Pero matapos ang isang linggo, bumalik naman daw si Philip sa kanila. Pero iba raw ang naging siste nitong huli. Yung panganay po namin, sobrang papa's boy. Nag-message po yung anak ko sa kanya. Papa, please come back. I cannot live without you. I love you so much. Stay with us. Wala lang po sa kanya. Sabi ko, magbe-birthday yung anak natin sa March 23. Hindi ba pwedeng tapusin mo na lang yung birthday nila bago ka man lang umalis? Hindi na po niya napigil. Pinagdadasal ko na lang po sa Diyos ngayon na gabayan po niya ako. Nabigyan niya po ako ng lakas ng loob. Sinubukan naming kunin ang panig ni Philip pero hindi ito tumugon. Gayon din ang iba niyang mga kaanak. Pero legal nga bang ibinenta niya ang mga gamit ng kanyang ex? Totoo nga, may pera sa basura, di ba? Under the civil code, kapag magkarelasyon kayo o magkasama kayo, ipinapalagay ng batas ng mga pag-aari ninyo, maging ano pa man yan, ipag-aari ninyong dalawa. Pwede mong ibenta ang pag-aaring iyon, pero kung ano man ang proceeds nun, may bahagi ang kabilang partido. Sa mga friends ng ex-asawa ko, ayahin nyo siyang manood dito. Diba? Ang pagbebenta ng personal na gamit, lalo na hiwalay na sila. Saka mo ibinenta, posibleng madimanda siya ng pagnanakaw o theft. Guys, eto sobrang tino pa ng mga item na to. Yung may-ari lang hindi matino. Kung walang pagre-reklamo buhat doon sa lalaki, walang magiging matibay na basihan para kasuhan yung babae. Bakit ko pa kailangan siyang hatian eh para sa 3 anak na lang sana namin yung pinagbentahan, di ba? Dahil ako naman po yung bubuhay na lang sa mga anak namin ngayon. Pwede silang humingi ng karampatang suporta, tulong pinansyal galing sa ama, pwede rin siyang magdemanda ng violation against women and children. Kasi sa ginawa ng lalaki, nagdulot ito ng psychological violence doon sa subject natin, pati sa mga bata. Kahit hindi kayo kasal, pwede kang magsampa ng demanda laban sa lalaki. Dahil sa psychological violence, sanhi ng pambababae niya. Ayoko na din po magsampa ng kahit anong kaso sa kanya, na may bad karma din po para sa kanila. Kumonsulta din si Jamil sa isang clinical psychologist. Kamusta ang pakiramdam today? Okay naman po, unti-unti pong pinipilit na makarecover. Yung mga emotions nyo are normal. Yun yung live selling at ano yun nakatulong if ever. Nakakalimutan ko yung sakit, nalilibang po ako eh. Ngayon po, ayan, pinipilit ko na pong kumain na po ng normal po. Kahit pa paano po, hindi na ako masyadong yung iyak ng iyak. Though may time po talaga na maiisip po lahat ng nangyari, nalulungkot po ako. Ganda yun, very strong no? Yung support system, yung family, at yung pananalig po natin sa Diyos. Healing takes time. Alam natin, ang sugat, mapapisikal man o mausaping puso, ay depende sa lalim ng pundasyon at sa dalim ng relasyon. Kung gaano katagal siya makakapag-move on, ay depende kung paano niya gustong tulungan yung sarili niya. Galit din po ako sa kanya eh. Balang araw, pagsisisihan niya din yung ginawa niya, lalo na hindi na siya kilala ng mga anak niya. Lahat ng relasyon, komplikado. Guys, eto sobrang tino pa ng mga item na to. Yung may-ari lang hindi matino. Hanggat makakaya, ang problema, pag-usapan at ayusin. Sa lahat ng mga nag-mind, dapat mayroon kayong panilindigan. Huwag kayong tumaulad sa aking asawa. Para hindi dumating sa puntong ang mga naipunla sa iba, ipapa-mine. Pakidisinfect maigi, baka mahawa kayo ng kate ng asawa ko. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.